Yes, sir. Mr. Florine Hilbay. Good morning. I am Florine Hilbay, running under Action Democratico. I am a former Solicitor General, a professor at the UP College of Law. I placed first in the 1999 bar examinations. Ako po ay ipinanganak at lumaki sa Tundo. Ang aking pong nanay ay isang Ilocana, isang elementary graduate at dating kasambahay. Ang aking pong tatay ay isang high school graduate na ipinanganak at lumaki sa Tundo. Nagbenta ng mga damit sa Divisoria, isang mensahero. Ako po ay tumatakbo bilang isang senador. Hindi po ako politiko, hindi po ako galing sa isang politikal na pamilya. Ako po ay galing sa isang ordinaryong pamilya sa Tundo. Ngunit sa tingin ko po sa susunod na eleksyon ay may espasyo para sa mga bagong boses, boses na may kredibilidad. Sa tingin ko po ngayon naghahanap din po ang mga mamamayan na mga bagong tinig na pwede nilang ipasok sa Senado. I'm running under Action Democratico as part of the coalition, opposition coalition. Sir Joyce po, CNN Philippines. Sir, knowing your rankings in the survey right now, how do you plan to win this election, sir? Well, yung ranking in the surveys, of course, matter right now, but medyo malayo pa yung labanan. We think na kapag nakapagpakilala po tayo dun sa taong bayan ay malalaman nila na merong isang ordinaryong mamamayan na may kredibilidad at may kapasidad para magserbisyo para sa kanila. No? 12 po ang Senado. Sa tingin ko po kahit po makakapasok yung mga kilalang pamilya, kilalang mga politiko, maglalagay po ng espasyo yung ating mga mamamayan para sa mga bagong tinig. Yung mga tinig na tumayo para sa ating saligang batas. You're running on, under the opposition coalition. Yes. With under up, and now we have a very popular president. So how difficult is that going to be? I think walang kinalaman yun. No? Dahil sa tingin ko, yung aking pinaglalaban, kung titignan niyo po ang lahat ng aking ipinaglaban, bilang isang abogado na kasama ni Senador Jovito Salonga, sa halos isang dekada at dating Solicitor General, ang aking pinaglaban ay may kinalaban sa prinsipyo. May kinalaman sa prinsipyo at walang kinalaman dun sa tao. So sa akin po, kahit sino po yung nakaupo sa posisyon, kung hindi maganda ang ginagawa, ay kailangan tutulan, kailangan labanan. So ang aming pong prinsipyo ay simple lang, ang tama, inilalaban. Any more question? Sir, good morning. Sir, what are your platforms and key priority legislations should you win a seat in Senate? Ang ating platforma ay bantayan yung ating budget at bantayan ang ugali at trabaho ng ating pamahalaan. No? Ang budget ang pinaka-importanting legislasyon ng ating Kongreso, ng ating Senado at ang paggastos ng bayan ng ating pamahalaan, siya ang unang-unang dapat na tinututukan ng ating legislatura. Sir, Dennis Samito from Bombo Radio. Question lang, sir, about marami kasing naghihinayang doon sa ruling ng International Court about doon sa West Philippine Sea. So, kung kayo'y magiging senador, paano nyo mababangon o paano tatayo uli yung gano'n? Knowing na yung presidente, iba yung stand doon po sa naging laban po ninyo. Tama po. No, ako po yung Solicitor General na official na agent o representante ng ating pamahalaan ng Republika doon sa Philippines versus China. Isang kaso na ating naipanalo. Kaya pag sinabi natin sa atin ang West Philippine Sea, sa atin dahil meron tayong desisyon. Alam po natin na ang ating presidente ay ibang opinion doon sa desisyon na yon. Ang sa akin lang po,
yung itinalaga ng ating konstitusyon, ang unang-unang obligasyon ng ating pamahalaan ay protektuhan ng ating teritoryo. At napaka-importante para sa Senado na magsalita, tumayo at imbestigahan, you know, yung abilidad ng ating pamahalaan na sundin ang atas ng ating saligang batas, pati na rin yung deklarasyon ng Permanent Court of Arbitration doon sa Philippines versus China. Hindi po maaari na yung presidente lamang yung magdidesisyon ng ating kalagayan ng ating karapatang pangkaragatan. So sa tingin ko po, napaka-importante ang obligasyon ng Senado na magsalita, tumayo at imbestigahan ang pulsiya ng ating pamahalaan dahil ang interes po natin dito ay tatawid ng iba't ibang henerasyon. Hindi po pwedeng akuin lamang ng presidente ang pulsiya tungkol sa West Philippine Sea. Kayo din po ay abogado ni Senator Leyla de Lima. Hindi ba maapektuhan yung takbo ng kaso ngayong kayo ay nag-decide na kumandidato bilang senador? Hindi naman po. Tuloy-tuloy po yung kaso ni Senator Leyla de Lima at sa tingin po walang epekto dahil isa po kaming grupo ng mga abogado na nagdidesisyon dun sa kanyang kaso at dumedepensa sa kanyang mga karapatan. Sir? Yes. Morning po. Greg Gregorio from IBC 13. Sir, as former Solicitor General, do you have any legislations to push for the justice system? Sa akin, yung oversight yung napaka-importante dahil yung ating sistema ng hustisya, hindi niya kailangan ng additional pa na batas. Ang kailangan ay yung makapag-imbestiga yung sa ating Senado tungkol sa kalidad ng ating hustisya. And so, hindi lamang kailangan na magpasa ng batas, kundi tutukan yung kalidad ng ating hustisya. At yung karapatan at obligasyon ng Senado na tignan ang ginagawa ng ating Department of Justice, ng administrasyon, tungkol sa paglabag sa ating saligang batas, sa pulisiya ng pagpatay, sa pulisiya ng pag-endorso ng pagpapatay. Sa tingin ko, dapat yun ang tutukan ng ating Senado. Dahil kung wala pong sinasabi, medyo tahimik ang ating Senado, walang balanse ng opinyon. Baka isipin ng mga ginagawa ang mali, ay tama talaga yung kanilang ginagawa. Any more questions? Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, you have seen your the competitors for the race, many of them re-electionist, if not, they have been senators before. How does marami din nagsabi masikip for neophytes right. Like you? I mean, do you concede to the na mahirap talaga? What para or do you see a glimmer of hope? Parang what makes you think that you can make it? Considering nga na tough yung field, sir, kasi mga datihan tong mga Maganda pong tanong yun. No? Ako po ay batang tundo, lumaking mahirap. So lagi po akong dehado. Pero ako po ay nag-number one sa bar, naging pinakabatang profesor sa Universidad ng Pilipinas, at naging batang Solicitor General. So sa lahat po ng aking mga naging laban, lagi naman po akong dehado. Malaki po ang aking tiwala sa kapasidad ng mga mamamayan na sumipat ng qualifications at karakter ng ating mga senador. So sa tingin ko po, kapag nabigyan po tayo ng oportunidad para magpakilala, mailahad sa kanila ang ating istorya at ang ating mga nagawa, alam na po nila kung ano ang aking gagawin kapag ako po ay naging isang senador.